Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Ang nakikita nyo po ngayon ay ang electric fan. Hindi na po ito ginagamit kasi wala ng guard. Unsafe na. Nawawala yung guard kaya ang gagawin ko na lang dito, ito yung gagamitin ko sa paggawa ko ng simulation ng control. Ito ang motor na gagamitin ko. May tutorial na ako dito. May tutorial na ako about sa paggawa kung paano ito gawing reverse forward. Yan. So ito ang gagamitin ko. Gagawan ko ng base na kahoy. Tatanggalin ko ang wiring, tapos ito tatanggalin ko rin. Tapos makikita nyo dito ang pagkabit ko ng wire para sa reverse forward. Para po may magamit ako sa motor control simulation. At pwede nyo rin po itong gayahin sa inyo at may magagamit kayong motor, hindi lang indication ng ilaw, kundi may magagamit kayong motor para sa paggawa ng motor control, lalo na sa gumagawa ng tutorial o sa school. Pag naglaboratory, pwede nyo po magamit ang ganitong eksperimento. Yan. Tapos makita nyo po, andito na ang kanyang wiring. Yan, andyan na po. So, tatanggalin ko na ito. May tutorial ako sa, sabi ko nga, may separate ako na tutorial nito. Yan, tanggalin ko na lahat. Tapos, ang siniparate kong wire, makikita nyo po ito. Yan. Kaya naging ano ito, naging reverse forward. Mangyayari, ang siniparate kitong wire, tatanggalin ko na yan at ikakabit ko lang dito sa white. Sa white or blue. Yan, pwede rin. Tapos, ito namang kasi ang tatanggalin ko na nito ang motor na mismo. Yan. Yan ang common. Ito sa isa. Tapos yan o. Ganyan po. Tapos tatanggalin ko na dito. Lang po na. Dito muna ang tanggalin ko. Gusto ko munang tanggalin yung kulay black. Yung para sa reverse. Na-separated na yun eh. Naka-separate yung, I mean. Ito po. Ang iba kasi, gumagawa ng control. Ng motor control, wala silang ginagamit na motor. Ngayon, dahil sa ang electric fan ay common lang sa atin sa bahay, halimbawa sa bahay ka gumagawa ng control, pwede mo itong gayahin. Yeah. Ang gagawin mo lang, yan. Babalatan ko ito ngayon, babalatan ko, kukuha ko ng isa, tapos siya yung gagamitin ko para dito sa kulay block na to. Yan, nakita nyo po. Yan, ito po yun, tatanggalin ko. Tapos nakakabit kasi ito dito. Ngayon ang ikakabit ko dito, ito na. Kukuha na lang ko ng isa para siya ay protektado na. Yan. Sa paggawa ng reverse forward, sabi ko nga may separate ako ng video. Kukuha ka lang ng isang linya sa kabila ng kapasitor. Siguraduhin mo lang na ang itong linya na to, ito yung original na kabit sa common. Tapos i-tester mo siya, kung ang hindi doon ang kabit na original sa common, ito po yun, yun ang kukunin mo para magkaroon ka ng reverse, para mag-reverse ang iyong electric fan at pwede mo na siya magamit sa reverse forward control. Yan. So, kukuha ko dito ngayon. Kukuha ko dito ng isang wire.
ikakabit ko dito. Basta dapat ang makuha ko dito ay hindi pula. Yan. Babatakin ko na ito. Kukunin ko na, hugutin ko na po. Kasi natanggal ko naman na lahat. Yan. Tapos tanggalin ko rin dito sa baba para makapag-provide ako ng isang wire, at yun ang kakabit ko para sa aking magiging reverse na takbo. Single piece po ito, ah. Pero pwede natin gawing reverse forward. Yan po. Okay. So ang gagamitin ko na, makita nyo po ano. Ito yung nakabit sa capacitor. Pakita ko sa inyo. Ito yung nakabit dito sa may tape. Magkakabit itong dalawa. Magkakabit itong dalawa. Tapos itong kabila, ito po yung, kung ito ang kumo natin ay yan. Ito ang ating number 3. Number 3, ah. So ito yung forward niya. Kapag may supply itong dalawa, yun yung forward. So kapag kinuha natin itong capacitor, ang kabila ng capacitor, kasi ito nakakabit dito. Kapag kinuha natin ito, ito yung magiging reverse natin. Pula saka ito, reverse. Tapos ito naman saka pula, forward. So gagamit pa ako ng isa. Ang gagamitin ko naman ngayon ay kulay blue. Yan. Pero ang kulay blue na yan, kailangan kong tanggalin dito. Ito yung ikakabit ko dito para sabi ko nga, nakabalot na. Tapos ang motor ay tatanggalin ko. Yan. Yan po, mga kababayan. Hiwaan ko muna to para mailabas ko ang kulay blue. Yan na po. Tapos puputulin ko na. Tapos ito naman ay babalatan. Tapos ito po yung gakabit ko dito. Tapos ito lalagyan na ng tape. Tapos itatago ulit dyan sa loob. Sa aking mga kababayan dyan na nanonood sa ngayon, maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo sa channel na to at magkakaroon kayo ng karagdagang kalaman. Lalo na pagdating sa electrical. Lalo na sa ating mga baguhan pa lang sa electrical, yung mga baguhan sa field ng electrical, marami po kayong matututunan sa channel na ito. Nung nasa school pa ako, nung nag-aral pa ako, yan, ang ginagamit lang namin sa paggawa ng simulation, ilaw lang pagdating sa reverse forward, ilaw lang, o kaya pagdating naman sa ano, pwede rin electric fan, pero hindi ako gumamit dati ng reverse forward na electric fan ang gamit, motor ng electric fan. Kahit sa single piece po ng motor, ano, pwede natin gamitan ang pwede natin gawing reverse forward. At ang 3 piece naman, ang iba kasi may motor na 3 piece 220. Meron kami niyan dito. Pwede rin yung gawing single phase. Ang motor na ganun. Yan. Pwede akong gumawa ng tutorial na ipapakita ko sa inyo para naman magkaroon ng idea ang ating mga kababayan. Sa aking mga kababayan din na nanonood, ng mga veterano, maraming salamat po sa inyo. Sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga tutorial, aking mga video. Yan. Tapos kakabit ko na. Ito na po, mga kababayan, binabalik ko na ang wire para safe na. Yung pagkakatip naman ay ayos naman. Tapos ibabalik ko ulit yung cover nito.
Alright, malapit na po. Malapit na. Tapos ayun. Kailangan tanggalin ko na rin ito kasi hindi ko naman magagamit yan. Ayun po mga kababayan, natanggal na siya. Ayun, ito na po. Ito na po yun. Yan. Tapos ibabalik ko na po itong aking ito po, ibabalik ko na. Ayun. Ayun po. Okay, ito na po yun. Tapos ang gagawin ko, ito ilalagay ko na ito sa kahoy. Yan. Para may motor na ako na pwedeng magamit sa aking simulation ng control. Yan po. Andito na. Tapos ang kulay blue, yun na yun aking magiging reverse. Reverse. Okay. Tapos red, saka black, forward. Tapos ang reverse ko ay blue. Andon, babalatan ko pa. Asa na? Tapos wait lang po. Ito po yun. Ito na yun. Yan po. Yan ang gagamitin ko ngayon. Tapos may motor na ako na pwede kong gamitin sa simulation ko ng aking motor control. Ayan po. Itanong po mga kababayan, binutasan ko na po ito. So bali ang pagkabutas ko nito ay tagos para dito ko ilalagay yung pinaka suporta nitong aking small motor. Ito nga yung fan. Para hindi gagalaw-galaw, ang pagkabutas ko rin ito ay medyo masikip. Pipilitin ko na lang ipasok ito. Ang wire nito maiksi, kaya dadagdagan ko na lang para humaba ng konti. Para pag-connect ko sa contactor, sa control, ay may allowance pa. O hindi masyadong maiksi. Yan, bali ganyan po yan. Tapos ilalapat ko ng husto. Para maayos tingnan at hindi gagalaw-galaw. Napakaganda ng ginawa kong ito kasi may magagamit na ako para sa control. At pwede nyo rin gayahin. Pwede nyo gawing reverse forward ang single phase motor. Sa mga baguhan dyan, pwede nyo po itong gayahin. Safe naman ito. Tapos, sabi ko nga ang fan ay common na ginagamit sa ating bahay. Kaya may magagawa kayong motor para sa inyong control. So ito na po mga kababayan ang ginawa ko. Yan po. Ngayon naglagay na ako ng kahoy. Ito ang kahoy na aking ginawa, aking pinutol para sa stand ng aking motor. Ito po yung single phase na electric fan. Bali po, gaganyanin ko siya. Yan. Ganyan na po. Ganyan na.
Tapos ito na po yung gagamitin ko para sa aking motor control. Reverse forward na rin po ito. Ito po yung fan na hindi na ginagamit. Kumbaga unsafe na. Yan. Okay po mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po lagi kayong manood sa mga bago kong video. Thank you po.